Alright. Kumustahan tayo mga master? Kumusta na kayo diyan? Lisa, kasamahan ko sa hospital. So, natid ko lang yung ano, asawa ko. Off ako ngayon, no? 3 days. Kaya magkapag-ano. Nanood tayo ng movie mamaya. I-enjoy natin ang off. Magkapagod magtrabaho tapos... Duty ko kasi sa hospital 4 days a week and then 12 hours. Kaya kapwi, napakapagod talaga. Na nag-schooling pa tayo mga master. Bus kasi lang hangin eh. Yan sila, itong bus rito sa Minot ng Master. May oras yan sila, no? May pasahero at wala. Babiyayan sila kahit empty. Kasi yung mga driver niyan, oras naman yung sakod niyan eh. By hour, so wala problema. Yan, may ruta lang talaga yan sila every hour. Yan, yung mga ano, matatanda o mga walang sasakyan, nag-aabang ng bus. Sa pamasahin yan, bibili ka ng card ata. Tapos swipe mo lang dyan pag sasakay ka, no? Ganun. Yan yung transportasyon dito. Kasi taxi, may taxi rito, Uncle Taxi. Nagsarado kasi yung company. Mga siguro walang pasahero, lugi sila, no? Bakit ka pa mag... Tataxi kung lugi. Wala din driver kasi maliit na ano na to, city. And then meron man dito Lyft at saka Uber, marami. Wala palang Uber dito, Lyft yun pala. Kasi nung bumiyaya ako ng Uber, walang nagbubuk, walang sumasakay, kaya Lyft yung ano rito, popular. Summer eh. Ito ng California, Canada. Mas wala ng time ngayon. Wala ng leave. Gamitin ko kasi yung leave ko. Pag ano, magbakasyon na. Bakasyon ba lang araw? Kasi nagpa-service ako ng sasakyan ng tagal, 3 hours mahigit. Kaya yun, sakit yung mata. Nagtatanong dito pa rin ako sa ano, mga master, Minot, no? Sa North Dakota. Hindi pa ako nakalipat. Kasi alanganin eh. Siguro mga next year na. Lubin. Ngayon alapay. Hindi pa nagsisignal. Kamuti. Kamuting driver. Nakaraan doon kami sa Colorado. Napakaganda. Ganda ng ano. Ang ganda ng terrain ng Colorado. 3 days kami nag-travel. Ay, yun lang.
napapansin ko rito sa mga sa Minot mga master, ang dami ng ano, dami nang nakikita ng mga Pilipino na ano ba, mga nakaka-amaze lang no, mga teacher dito. Sabi ko nga, really? Teacher sila tapos galing Pilipinas tapos nagtuturo dito. Kasi nga, ano kasi lang, kulang ng teacher ang mga, lalo na rito sa Amerika mga master. Walang mga local na kumukuha ng ganong course masyado. Ayaw nila na makipag-umaga. Gaya mga nursing, teacher, ayaw nila niyan yung stress na trabaho. Gusto nila easy ba, easy money. Yung nakaupo lang sa computer, ganun. Kaya kumukuha sila ng teacher sa ibang bansa. Lalo sa atin, demand talaga. Kasi hindi pagkakailan na magagaling talagang Pilipino. May dami kami na-meet nakaraan. Ang galing lang. Sipin mo, English na sila rito, tuturuan mo pa ng teacher ka ng English, di ba? Kasi hindi naman sila marunong sa ano pa sa proper grammar, grammar 'yun, native yung language nila, pero sa English na ano, kulang pa yan ng kaalaman. Sa ating kasi mga teacher natin talaga ano yun, hasa sa grammar ba kaya. Magaling. Sa hospital kahit sino kausap ko pag ayaw lang umintindi din sa kanila na yun, hindi maiwasan yung mga puti, nakisabay ka lang, huwag ka makipagkaibigan kasi ano yun sila, mga plastic yun sila mga master. Kunwari lang yung mabait sa harap mo bro, deep inside ayaw nila sa mga Pilipino, katamad pa. Pero kung pakisamahan mo naman ng maayos, okay naman sila eh. Pero huwag kang ano, yung magtitiwala. Kasi kunting ano mo, isusumbong ka nila. Kaya ingat na ingat ka sa trabaho mo. Huwag na huwag mo. May dalawang natanggal dun sa amin eh. Gana, sigawan lang yung pasyente. Kasi yung pasyente, napaka, baga may tama sa ulo. Hindi siya nakapagpigil ba? Ayun. Eh, nalaman yun na kaysa i-fired siya, nag-quit na lang siya, no? Sa akin kahit nagwawala yung pasyente, pinapabayaan ko na lang, hindi naman ako English eh, kahit magalit siya sa English, di ba? Ganun lang yun eh, importante dollar yung sinasahod, yung pinaka-importante di yan. Alright, kasi hindi ka rin pwede na ano, pagsalitaan mo ng Pilipino, baka mamaya mag-report ba na magsasalita ka sa lingwahe natin, tapos parang pinatamaan mo kunwari kahit hindi, no? Ano sila, natitrigger sila pag nag-uusap kami ng Tagalog o Bisaya dun sa trabaho, marami sa Pilipino din dun sila naiinggit, nabubuisit sila ba, alam nga naman mag-i-English ka kapag mo Pilipino, di ba? Baka ano, sabihin pa napakayabang naman na ito, nag-i-English. Ganun lang yun mga master. Alright, yan lang update dito. Okay naman tayo mga master, no? Tuloy ang laban, nag-upgrade tayo ngayon para sa kinabukasan ng ating ekonomiya. Para marami tayo mapadala dyan sa Pilipinas ba? Ay, alright, this Master Kigs. Baka makapasyal kami ng Canada next month siguro. Kasi concert ng ano, River Maya, no? Sa Canada. Mas malapit kasi rito kami sa Canada kaysa punta pa kami ng California, kalayo. Alright, this is Master Kigs, baby. See you next vlog mga master.